Ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat mga kaalunan. Andito na naman po tayo, mamahagi ng bagong kaalaman. Ito po ang suha na isa rin pong ginagamit na sangkap at saka po itong dahon ng bayabas na tatlong klase po ito mga kaalunan na ginagamit po namin para malunasan po ang ating mga karamdaman at saka po itong dahon din ng mangga. Alam po natin ang mga halamang yan ay marami po talagang benepisyong nakukuha. Oh, ayan na po mga kaalunan, yung pong dahon ng suha. Tapos ito yung dahon ng bayabas. At ito yung dahon po ng mangga. Ayan. Yan pong tatlo yan mga kaalunan ay pagsasama-samahin po natin. Sundan nyo lang po mga kaalunan kung paano po yung paggawa para malaman nyo ang tamang proseso. Ayan. Ayan, ito putol-putulin po natin itong dahon ng mangga. Yung tama pong magkasya sa kaldero. Ayan, isama na rin po yung kanyang dahon pati yung tangkay. Ayan. Tapos hugasan muna po ng mabuti. Ayan. Hugasan lang pong mabuti yan mga kaluna. Tapos ito pong dahon ng suha. Yun, hugasan lang pong mabuti yan mga kalunan bago gamitin. Yan, ito na po yung ating kaldero. Ilalagay na natin. Ipapakita ko lang po sa inyo ito mga kalunan para alam nyo po kung paano yung tamang paggawa. Yan, ilalagay na natin sa may kaldero o kaserola na may tubig. Ayan po, ganyan po karami kalunan yung kanyang tubig, yung hindi po masyadong puno. Dahil malaki naman ito, sasapat na po yan mga kalunan sa ating gagamitin. Ayan, tatakpan na po. Ayan, ilalagay na natin, sasalang na. Ayan o, malaki po yan. O ayan mga kalunan, kumukulo na po yung pinakulo nating mga dahon. Ayan. Ayan, kanina pa po yan mga kalunan. 15 to 20 minutes lang po na pakuluan at pwede na yon. Ayan, pagkatapos po mga kalunan, maghanda po kayo ng ganito. Yung planggana, nakatamtaman lang ang laki. Kailangan po nakasukat. Yung pong kakasya po yung ano nyo. Huwag po kayong gagamit ng sobrang laki. Sukatan nyo lang din po mga kalunan tulad po nito. Ayan o, pwede tamang-tama lang yung upo ko. Ibig sabihin po yun, pagka nailagay na po yung pinakulong mga dahon, tamang-tama po na may bababad lang ito. Ayan, ito po mga kalunan. At isasalin na po natin yung dahon na pinakulo. Ayan. Mainit, mainit. Opya. Ayan na po. Ayan na siya. Para makita nyo. Dapat po mga kalunan, puro po, huwag nyo nang haluan ng tubig. Ayan siya o. O, makulay. Mainit talaga. Mag-ingat lang po sa pagbuhos dahil sobrang init. Ayan. Tambango naman, parang pwede nang kainin. Ang sarap. Palamigin nyo lang po yan mga kalunan ng yung kaya po yung init bago nyo po yan uupuan. Ito na po kalunan, yung request mo na gamot po sa may almoranas. Ayan. Pero ito po mga kalunan, tsaga po ang paggawa nito. Gagawin niyo po ito mga kalunan sa gabi po, magandang gumawa sa gabi. Tapos pagkagising po sa umaga, uulitin niyo na naman po ganyan. Araw-araw po 'yon mga kalunan. Sa loob po 'yan ng 20 days hanggang 30 days niyo po dapat gagawin 'yan. Para po ang inyong karamdaman sigurado pong gagaling. Ayan, hindi po 'yan makukuha mga kaalunan sa mga ilang araw lang o ilinggo lang. Ang kailangan po dito ay tiyaga.
tsatsagain nyo po ng 20 days to 30 days po para ang inyong almoranas e talagang mawawala. Ayan po mga kalunan, sana po nagkaroon na naman po tayo ng panibagong kaalaman para po sa may almoranas. Ayan, hanggang sa muli, maraming salamat po mga kalunan.